Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga kagulay ay Lunes, mag-harvest tayo mga kagulay. Ayan siya. Dito tapos ng harvestan mga kagulay, pero kung mapapansin nyo marami pa rin nakasabit mga kagulay. Mapakita natin. Ayan. Marami pa rin nakasabit mga kagulay, marami pa rin mga bulaklak mga kagulay. Ayan siya mga kagulay oh. Mga kagulay, ayan, pakita natin dito tapos ng harvestin, so marami pa rin nakasabit mga kagulay at meron ding hindi nakuha mga kagulay. Kuha natin dito sa harvest mga kagulay. Marami pa rin naman mga bulaklak mga kagulay. Ito nga, magpa 5 months na to mga kagulay. Ayan, marami pa rin siyang mga bulaklak at marami pa rin siyang mga nakasabit mga kagulay. Ayan. 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 Marami pa rin siyang nakasabit mga kagulay. Ayan. Narbisan na dito. Ito mga langanin pa ito mga kagulay kaya hindi pa kinuha. Ayan. Mababali na yung iba mga kagulay. Gawa ng mabigat yata yung bunga. Ayan siya mga kagulay. Dito banda mga kagulay tapos nang harbisin. Ayan. Tapos na siyang harbisin mga kagulay. Hanggang doon, nandun na sila mga kagulay. Papakita ko sa inyo kung saan sila. Bale ito mga kagulay, ulitin ko. Dahil kasi may nagtatanong ilang puno. Ito dati ito mga kagulay, 5,000 to mga kagulay. Kaso nga, nadali tayo ng halos 2 buwan na ulan ng ulan dito sa ano, Caraga region mga kagulay. Kaya yon na nakalbo siya, gawa ng nanilaw lahat ng dahon mga kagulay. Nanilaw lahat, halos lahat ng dahon. Yan. Diyan, wala lang makikita sa ilalim dito. Yan. Diyan lang nila nilalagay mga kagulay, tapos meron tagahakot mga kagulay. Ganun ang ano dito sa amin sa pag-harvest. Ayun, may tagahakot doon mga kagulay. Yun. Yan. Iiwan lang nila diyan. Yan mga kagulay. Yan. Bali nandito pa lang sila mga kagulay. Ito. Itong linyang to mga kagulay. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kagulay. Kaya naging 1-3 na lang siya. Yan, di pa dito tapos harvestin mga kagulay. Yan, kung makikita nyo, may marami pang mga malalaki mga kagulay. Yan. Dito yung sinasabi ko sa inyo na bubunutin mga kagulay. Dito hindi na nila harvestin. Kumbaga hanggang dito lang siya. Kasi iniintay nga lang yung ano, na matrilisan lahat nung sitaw. Ayan o, hindi na namin yan narbisan mga kagulay, hindi na rin namin yan naabunuhan, hindi na rin namin yan nispirehan, at hindi na rin yan ginascatter mga kagulay, gawa nga ng bubunutin na to. Ito, 10 plot to mga kagulay, hanggang dun. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, damo-damo dyan dito, nag-rescatter na siya mga kagulay. Ayan siya, nag-rescatter na siya dyan, kaya maganda na siyang tingnan. Ayan. Bali, papakita ko sa inyo, yung nahakot na nung ano, ating tagahakot mga kagulay. Ito, hindi pa ito na-harbisan mga kagulay. Oh. Ganito ang bunga niya. Parang bago pa rin mga kagulay. Kapag mamunga. Ayan o. Oh. Ayan. Mga kagulay. Bali mamayang hapon, isperan natin ito ng ano. Ng double action. Tawagin ko. Yung Optimax at saka Formula 1. Gawa nga ng merong paunti-unting white flies mga kagulay. May mga paunti-unti. Kailangan natin maagapan kagad para hindi na maging severe mga kagulay. Kasi kapag naging severe, mas mahirap na siyang kontrolin mga kagulay. Ayan siya. Ayan. Papakita ko sa inyo yung nahakot na mga kagulay. Hanggang dito pa lang siya naghahakot. Papakita ko. Kalahati pa lang. Kumbaga. Dito pa lang nahakot niya mga kagulay. Yan na para dali kwad tabunan. Yan mga kagulay. Papakita ko sa inyo yung nahakot na mga kagulay. Bali nakakalahati pa lang mga kagulay. Ulitin ko mga kagulay, ito ay nasa 1-4, 1-3 mga kagulay.
Gawa nga yung sa kalahati noon doon mga kagulay yung tinaniman ng pepino at saka sitaw na panibago. Tapos yung 10 ano doon, 10 paano nito? Plot doon hindi na rin doon naharbisan mga kagulay kasi hindi na naabunuhan, hindi na naisprayan kaya hindi na rin naharbisan 'yon mga kagulay. Ito na yung nahakot natin. Nya pala nila kasi hindi naman ako nagakot ito na. Yan mga kagulay. Kung papansinin niyo mga kagulay ay halos class A na siya lahat. Hindi naman kwan, kaya nga sinabi kong halos kasi yung mga ganito class B na yan. Pero tingnan nyo mga kagulay. Hindi pa yan napipilian pero kapag titignan nyo halos class A na lahat mga kagulay. Yan, mapapansin nyo rin wala pa rin tama siya ng mites o kaya thrips kasi green pa rin yung ano, calyx ng ating ano, mga kagulay. Yan. Medyo madubi nga lang mga kagulay gawa ng nung nga, nag-grass cutter, hindi na siya na umulan kaya hindi na siya naugasan. Pero inugasan naman namin yan bago i-plastic mga kagulay. Ayan. Ayan. So, balik na lang ako mamaya mga kagulay. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami ba. Parang dumami siya ngayon mga kagulay. Mas dumami pa siya lalo na mga kagulay. Tapos ito, mamayang hapon na namin yung tatanim doon uli. Sa ano, gawa nga ng sayang naman kapag dito matanim. Nasa ano pa rin to. Nasa mga nasa 300. Kaya kung nasabing 300 mga kagulay, meron pa rin 4 to 128, di ba 500 megit, pero meron mga hindi may tatanim mga kagulay, ano? Mga maliliit. Yung mga nasa 300, 400 lang to mga kagulay, yung mga maliliit siya mga kagulay. So hanggang dito muna ako mga kagulay. I-update ko na lang kayo. Balik na lang ulit ako mamaya. Papakita ko sa inyo kung ilan ang ma-harvest natin mga kagulay. Yun nga mga kagulay, ito tapos na ang harbisen. Ito na lahat mga kagulay. Yan, dumami nga talaga siya mga kagulay. Mga nasa 300 to 400 siguro to mga kagulay. Ang estimate ko. Ayan. Yan siya mga kagulay. Tapos yung sinunod nilang ano, sinunod nilang harbisen yung sitaw. Nakapag-harvest na silang sitaw, ito na. Ayan, napiliyan ko na rin yung iba. Pero ito ay dalawang ano lang to mga kagulay. Dalawang... pangalan nito. Dalawang plot mga kagulay, dalawang plot lang to mga kagulay. Ito hindi pa to napipilian. Pinilian ko na maraming may uod din mga kagulay ito. Yan, inanong ko na rin kagad. Ayun no? Ang okay lang sana kung may uod kung nasa ganito mga kagulay, halimbawa. Yan. Ganyan mga kagulay, okay lang yung ganyan na may uod. Gaganunin lang yan mga kagulay, tatanggalin lang yan, mahaba pa rin naman yan, ayan, oh, mahaba pa rin yan kaya pwede siyang isama dito yan. Pero kapag nasa gitna na yung uod mga kagulay, hindi na talaga kasi kapag pinutol mo, maiksi na siya mga kagulay, kaya yun ang inalabasan mga kagulay yan. Pang ulam na lang to mga kagulay yan. At least presko siya mga kagulay na uulamin, presko siya yan. Yan, dalawang ano pa lang yan, dalawang plot, bali, walong plot kasi yon mga kagulay. Dalawang plot pa lang yan mga kagulay. Ibig sabihin, may anim na ganito pa kadami. O kaya mas sobra pa mga kagulay. Yan. Yan ang sitaw natin. Bali, ang sitaw natin, nakaka 16 harvest na yata tayo mga kagulay. Hindi ko lang matandaan, 16 harvest. Ito, pang 23 harvest mga kagulay. 23 harvest. Ito, hindi pa ito nakaklasify mga kagulay, pero ang ano ko dito, unti lang ang class B dito mga kagulay kasi kahit tingnan nyo, yan, hindi pa nakaklasify mga kagulay. Oh. Kahit dumukot ako sa ilalim mga kagulay, ay class A pa rin. Yan. Yan siya mga kagulay. Yan. Yan. Dumami-dami siya. Pang tansya ko dito mga kagulay, mga nasa 300 siguro to mga kagulay, mga ganitong karami mga kagulay. Mga 300. So kung makikita nyo pa rin yun nandun mga kagulay, marami pa rin mga nakasabit. Kailangan lang talagang diligan gawa ng tag-init na dito. Kasi ang ginagamit naming pandilig yung sa power spray lang mga kagulay. Kaya kailangan every 2 days dilig talaga siya mga kagulay gawa ng madali lang matuyo yung lupa dito. Siyempre, ang calyx to matakaw sa tubig mga kagulay kaya nga kahit na umuulan, lumalabang pa rin yung kalikstro natin mga kagulay. Yan. Halos 2 buwan dito, nadire-diretso yung ulan. Pero kung makikita nyo, ay nakatayo pa rin siya.
Yan ang kagandahan sa Kalisto, mga kagulay. Hindi kakatulad sa ibang variety. Hindi naman sa paninira sa ibang variety, pero mas nagustuhan ko to, mga kagulay, kasi pagtagulan, talagang lumalabang pa rin siya. Yan siya. Ito, tulad nga nasabi ko sa inyo, mga kagulay, maglilimang buwan na, pero ganito pa rin karami yung na-harvest. Kahit nasabihin na natin na 1-3 na lang yung natira, ay ganito pa rin karami yung mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako, mga kagulay. Kung baga, di ko na may ano sa inyo, kasi pipilihan ko pa to. Baka makalimutan ko na naman gawan ng video, kaya puputulin ko na lang dito, mga kagulay. Sa mga bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng iba't ibang klase ng gulay. Katulad na yung Calixto F1, dun sa Pepino, Galaxy ay Legacy F1, dun sa Sitaw ay Makisig, sa atsal natin, mga gulay, Sultan, dun sa Ampalaya natin, Galaxy Max F1, at saka dun sa tatanim natin dun sa gilid-gilid na okra ay smooth, ito, mga gulay, smooth green. Tatanim natin dun yan sa gilid-gilid, mga gulay, dun sa gilid-gilid ng mga sa mga boundary, mga gulay, paikutan natin ng ganito. Ayan. Tapos doon sa doon sa gitna ng Ampalaya, wala naman 'yon. Tataniman din natin siguro ng ng kangkong. Swiss din, mga kagulay. Tataniman din siya ng kangkong doon. Papakita ko rin sa inyo 'yon kapag nakapagtanim na ako, mga kagulay, para walang masasayang na para ma-occupy natin lahat. Yung siyempre yung Ampalaya, meron 3 meters kasi ang pagitan noon, tataniman natin doon, mga kagulay. Hanggang sa muli, mga kagulay, magandang araw uli. God bless po sa ating lahat.